Magsitayo na po ang lahat. Mahal na puso ni Jesus, kami ay kukupin. Akitin ang puso namin ng grasya mo'y kamtin. O Kristo'y dinggin aming panalangin, laging angkinin ang puso namin. Banal na templo tahanan, dito'y kalangitan. Aliw namin kayamanan ang tangi mong laan. O Kristo'y dinggin aming panalangin, laging angkinin ang puso namin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong ikalawang araw ng nobenaryo natin, sa kamahal-mahal ng puso ni Jesus, tayong lahat ay patuloy niyang inaakit sa kanyang pag-ibig na tapat at wagas, lalong-lalo na para sa mga mahihina, maliliit at mahihirap. Kaya upang maging karapat, dapat tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kayo'y mabihisa ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal. At pag-alabin nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, pagkatapos nilang pumasok sa media, sinabi ni Rafael sa kasama, kapatid na Tobias, ano iyon? Tugon naman nito. Patuloy na nagsalita si Rafael. Mamayang gabi,
Doon tayo matutulog kina Rafael, ni Raquel na kamag-anak mo. May anak siyang dalaga na ang ngalay Sara. Siya'y bugtong na anak at inmumong kahikong siya ipakasal sa iyo. Ikaw ang may karapatang mapangasawa niya sapagkat ikaw ang pinakamalapit na kamag-anak. Ikaw rin ang may karapatang magmana sa lahat ng kayamanan ng kanyang ama. Matapos mag-usap, lumakad na sina Tobias at Rafael. Pagpasok nila sa Ikbanata, sinabi ni Tobias, "Kaibigan, samahan mo na ako sa kamag-anak kong si Raquel." Nagpatuloy nga ang dalawa. At narat na nila si Raquel sa may pintuan ng bakuran niya. Una silang bumati at nagbigay galang. Tinugon naman sila agad ni Raquel at ang wika. "Maligayang pagdating, mga kapatid. Tumuloy kayo." Dinala agad ni Raquel ang dalawa sa bahay. Matapos ang kanilang pagkikilala't pagkukumustahan, nagpapatay si Raquel ng barakong tupa mula sa kanyang kawan at naghanda ng isang salo-salo. Bago kumain, samantalang sina Tobias at Rafael ay naliligo, sinabi ni Tobias sa kanyang kasama, "Kapatid na Azarias, hingin mo na kay Raquel ang kamay ni Sara para sa akin." Ang usapan nila ay narinig ni Raquel, kaya't sinabi niya kay Tobias, "Kumain ka at uminom, magsaya ka ngayong gabi, sapagkat ikaw na ang mapapangasawa ni Sara. Wala akong karapatang ibigay siya sa iba, sapagkat ikaw ang pinakamalapit kong kamag-anak. Subalit, may ipagtatapat ako sa iyo. Si Sara ay naipakasal ko na sa 7 lalaki na mga kamag-anak din. Ngunit, bawat isa'y namatay nang sila'y magsisiping. Ang paniwala ko'y hindi mangyayari sa iyo ang gayon. Iingatan ka ng Panginoon, kaya't kumain ka, uminom, at pumanatag." Sumagot si Tobias, "Hindi po ako kakain at iinom hanggang hindi ko nakakamtan si Sara." "Mangyayari ang nais mo," tugon ni Raquel. "Ayon sa kautusan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Iyan ang kapasyahan sa langit. Kaya't kunin mo na siya. At mula ngayon, ikaw ay kanya at siya naman sa'yo'y magpakailanman. Naway pagpalain kayo ng Panginoon ngayong gabi. Pagkahabagan nawa kayo at bigyan ng kapayapaan." Pagkatapos, tinawag ni Raquel si Sara at ibinigay kay Tobias, "Si Sara ay asawa mo na. Tanggapin mo siya, ingatan, at iharap mo sa iyong ama. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos sa kalangitan ng lubos na kasiyahan." Tinawag ni Raquel ang asawa niya at humingi ng isang balumbon na pagsusulatan ng kasunduan ng kasal. Ang kasulatay magpapatunay na ibinigay na niya si Sara kay Tobias bilang asawa ayon sa kautosan ni Moises. Nagdala nga ng balumbon ang matandang babae. Matapos ihanda ang lahat, lumagda ang bawat kinauukulan. Natapos ang kasal at sila'y nagkainan. Nang mapag-isa na ang mag-asawa, bumangon si Tobias at sinabi sa asawa, "Bumangon tayo, mahal ko, at manalangin tayo."
Dumalangin tayo sa Panginoon na tayo'y kahabagan at ingatan. Bumangon nga si Sarah at nanalangin si Tobias. Kapuri-puri ka at dapat pasalamatan, Diyos na sinasamba ng aming mga magulang. Kapuri-puri nga ang iyong pangalan, dakila at banal magpakailanman. Ikaw ay pinupuri ng sangkatauhan, ipinagbubunyi ng tanang kinapal. Si Adan ay tao na iyong nilikha, asawa niyang Eva, ikaw ang gumawa, at ibinigay mong katuwang sa paggawa. Ang sangkatauhay sa kanila nagmula, di dapat mag-isa ang tao, yung wika, gawin natin katuwang na kanyang kamukha. Ang pag-aasawang pinasok ko ngayon, di udyok ng nasa, Diyos na Panginoon, tunay na matapat aking nilalayon. Itong aming buhay naway magkaroon ng awa mo't lakas sa habang panahon, nang hanggang sa pagtanda kami magkatulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.
Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guru, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. At ang umibig sa kapwa gaya ng Kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang Kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, palakpakan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. At bago po ako magpatuloy, sa ngalan ng ating Parish Priest, Father Jun Sescon, malugod nating tinatanggap at binabati ang mga miyembro ng Apostolada ng Panalangin mula sa Vicariate of San Felipe Neri at ng St. John the Baptist. Palakpakan po natin ng ating mga kapatid mula sa dalawang bikaryato. Sapagkat tayo po, kagaya ng nasabi ko kanina, nagsimula kahapon ang alas 12:15 nating misa ay ang nobenaryo natin sa karangalan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Isa sa mga, bago kayo magtatampo, isa sa mga matandang debosyon. Pag sinabi kasi nating AP, ang nasa isip kagad natin, ay matatanda na ang miyembro. Hindi lang po yan sa edad at hindi po ikinakahiya ang ating edad at pagtanda. Hindi lang isang matandang debosyon ang AP o ang debosyon sa Sacred Heart of Jesus. Ito ay isang dakilang debosyon. Tandaan natin mga kapatid, ang pinagninilayan natin, ang pinalalalim natin, ang idinarangal at pinupuri ng debosyon na ito ay walang iba kundi ang pinakamahalagang utos ng Diyos. Narinig natin yan sa Ebanghelyo ngayon. Kaya napakahalaga ng apostolada ng panalangin. Kayo ang nagpapalaganap, nagpapaalala ng pinakamahalagang utos ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo, narinig natin dalawa. Pero pag pinagsama mo yan, isang batas lang ang haharapin natin pare-pareho. Ang tunay na hahatol sa atin pagdating ng wakas. Yan ay walang iba kundi ang batas ng pag-ibig. Yan ang tunay na hahatol sa atin. Hindi ang batas ng talino ng tao. Hindi ang batas ng katungkulan ng tao. Hindi ang batas ng kasikatan ng tao. Hindi lalo na ang batas ng kayamanan ng mundo. Ang tunay na hahatol sa atin, sabi ng ating Ebanghelyo, ay ang batas ng pag-ibig. Paano mo sinunod ang batas na ito? Sa ating unang pagbasa, love story ang narinig natin. Habang nakikinig kayo ng unang pagbasa, para kayo nagbabasa siguro ng isang love story sa pagitan ni Tobias at ni Sarah. Kung paano sinimulan o kung paano binuo ng Diyos ang kanilang pagsasama. Ito ipagdasal natin sa mga magnonobyo-nobya pa lang. Ito idasal natin para sa mga kabataan
na sana kung kayo man o sila man ay bubuo ng isang bagong relasyon bilang mag-asawa, sana ito ay nasa ilalim ng gabay ng basbas ng Diyos. Kaya ang pag-aasawa, hindi lang pinag-iisipan. Ang pag-aasawa, hindi lang pinag-iipunan. Higit sa lahat, ang pag-aasawa, pinagdadasalan. Itong pangalawang araw ng nobina natin, ialay natin ito rin sa mga kabataan, sa mga nag-iisip ng magpakasal at mag-asawa. Sana wag nilang kalimutan ang magandang halimbawa ni Tobias at ni Sarah. Pagkatapos silang pagsamahin ng Diyos, hindi nawala ang Diyos sa buhay nila. Ito nakakapagtaka. Pag ako po nag-i-interview ng ikakasal, sabi ko, pagtapos ng kasal, ano po ang inyong gagawin? Ha? Pagtapos ng kasal, anong balak ninyo? Sagot nung isa, ay Father, mag-iipon pa po kami, sasakay pa ako ng barko, mag-iipon muna kami. Walang problema. Pero dapat bago kayo nagpakasal, ginawa nyo muna yan. Dahil tandaan natin, sa pag-aasawa, hindi lang ito tungkol sa inyong dalawang kinikilig at nag-a-I love you araw-araw sa isa't isa. Ito ay tungkol sa inyong pananagutan na magbibigay kayo ng bagong buhay sa mundong ito. Huwag niyong tatanggalin ng Diyos sa pagsasama ninyo. Kaya sa huling bahagi ng unang pagbasa, napakagandang marinig. Ano ang ginawa ng mag-asawa? Ito pa ang kagulat-gulat. Nagdasal yung mag-asawa. Sino ang nagyayang magdasal? Hindi yung babae, yung lalaki. Kaya yan ang ating huwag kalilimutan. Hindi kung sino ang pinakamatanda, siya ang maglilid ng prayer. Hindi kung sino ang pinakamabait, siya ang maglilid ng prayer. Hindi kung sino ang pinakamaraming alam sa simbahan, siya ang maglilid ng prayer. Lahat tayo, miyembro ng apostolada ng panalangin. Dahil lahat tayo, nung bininyagan, ay naging apostol ni Kristo. Kaya ating pananagutan bilang Kristiyano, ang mamuno tayo sa pagdarasal at hindi sa kawalangyaan, hindi sa kadamutan, hindi sa kasamaan, sa kasinungalingan. Huwag kang mahiya pag ikaw ay tinapik at sinabing ikaw ang magdasal. Huwag kang mahiya. Yung mga magulang, alam nyo may sikreto. Habang natutulog ang mga anak ninyo, tabihan ninyo, krusan ang noo, ipagdasal ninyo. Diba kapag tayo po nalalagay sa panganib, sa takot, napapagod, natataranta, nagagalit, mag-antanda ng krus, magdasal tayo. More prayer, more power. No prayer, no power. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, ang pagdarasal ay ang natatanging paraan sa pagsunod ng batas ng pag-ibig. Sa pagdarasal, tinatawag tayong tanggapin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin. At sa pagdarasal, tinatawag tayo na makaalala tayo na magmahal sa mga taong kagaya natin, nagkakamali rin, nangangailangan din, nauubusan din. Lagi natin tatandaan, lahat tayo, miyembro ng apostolada ng panalangin, may kapangyarihan tayo pare-pareho. Ang kapangyarihan nating magdasal,
At huwag kalilimutan, sa huli, pag natapos ang buhay natin sa mundo, haharap tayo sa Diyos. Hahatulan tayo. Hindi kung sino ang nagbigay ng malaki. Hindi kung sino ang gumawa ng marami. Kundi kung sino ang nagsikap, mabuhay at magmahal ng mabuti. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating mga panalangin ngayon, maipakita nawa natin ang ating pag-ibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. At ang ating pag-ibig sa kapwa tulad ng paggalang at pagpipitagan natin sa ating mga sarili. Ang ating pong itutugon, Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi tumigil sa pagpapahayag na nasa puso ng Ebanghelyo ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Sa mga tinanggalan ng karapatan, mga itinataboy, at mga walang nagmamahal, naway hindi natin makaligtaang ipadama ang ating habag sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tayo naway makitungo sa ating kapwa nang may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tayo naway magkaroon ng higit na malalim na pagkalinga sa mga may sakit, sa mga matatanda, sa pamamagitan ng banayad na paghaplos ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang ating mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Ipagdasal po natin ang iba't ibang grupo ng apostolada ng panalangin sa ating bansa. Nawa sila ay patuloy na maging instrumento ng tunay na pag-ibig, hindi lamang sa salita, lalo't higit sa kanilang mabubuting ginagawa sa kapwa. Ipagdasal natin ang mga kapatid nating nawala ng bahay, hanap buhay, ang mga walang maayos na tirahan at makain araw-araw, ang mga pinagdadamutan ng respeto, ng pag-ibig at pagtanggap, at ang mga kababayan po natin nagtatrabaho sa malalayong lugar at bansa, alang-alang sa kanilang pamilya. Ama naming mapagmahal, maging karapat dapat nawa kami sa iyong pagtawag. Bigyan mo po kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong batas ng pag-ibig sa salita at gawa. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Nawa'y dalhin ang iyong anghel
ang aming panalangin sa iyong dahambana. Katulad ng halimuyak ng insensong numaakyat sa kalangitan, handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Naway ang aming kaloob maging si Hesukristo aming Panginoon, ang sinumang tumanggap at makisalo ay mabubuhay kailan pa man. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkaloob mong kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili. Nang kami matubos, kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugo't tubig ay masaganang dumanap. Kaya't sambayanan mo'y dito nababanaag, ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumairin. Araw-araw, huwag kang matakot at madamot na magmahal muli at mahalin muli. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong pag-ibig. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para po sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Nagpupuri kami sa iyo'y
ay ang buhay na aba sa pagmamahalan ng sugatan nila ang puso mong mahal. Dumaloy ang tubig at dugo mong banal na humugas sa aming mga kasalanan, naghatid sa amin ng walang hanggang buhay. Pag-ibig mo, Jesus, ay walang kapantay. Panginoong Jesus, ang puso mong mahal, bukal ng pag-ibig at ng pangdalisay, nagkatwang tao ka sa lupa'y namuhay. Ikaw ay nagmahal hanggang kamatayan. Nang sugatan nila ang puso mong mahal, dumaloy ang tubig at dugo mong banal na humugas sa aming mga kasalanan, naghatid sa amin ng walang hanggang buhay. Pag-ibig mo, Jesus, ay walang kapantay. Announcement, Binyagang Bayan 2023. Sa darating po na June 17, 2023, araw po ng Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan. Handog po sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, ang mga edad po na kailangan ay 0 hanggang 7 taong gulang. Sa mga nagnanais, maaari po kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan po sa ground floor Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin si na Miss Shirley o si Miss Jocelyn, records staff po ng parokya, para po sa mga detalye. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos, dapat po nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli tayong nagpapasalamat sa ating mga kapatid sa Apostolada ng Panalangin na siyang namumuno sa ating ginaganap na nobenaryo simula kahapon sa 12:15 noon na ating misa dito sa Quiapo. Salamat po sa inyong pamumuno at naway pagpalain pa rin ang inyong ginagawang paglilingkod sa simbahan.
at sa inyo pong lahat na patuloy na nagbibigay ng tulong donasyon sa ating simbahan. Maraming maraming salamat po sa mga pinansyal na tulong na inyong ipinaaabot sa ating parish office, sa mga in-kind donations, ito pong mga inaalay ninyo, kagaya ng bigas, noodles, dilata, kape at tubig, sabon, ito po ay binibigay natin sa iba't ibang komunidad. Ang sabon at tubig ay ating pong buwan-buwan na binibigay sa mga kapatid nating nakabilanggo sa Manila City Jail. Ito pong ibang mga bigas, dilata, kape, sa iba't ibang komunidad, hindi lamang kapag may kalamidad, kundi sa mga oras ng pangangailangan din. Kaya sa kabila ng inyong sariling kakulangan at pangangailangan, maraming salamat sa pagpili ninyo na gumawa pa rin ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.